Okay, so this topic too is kind of ano, kind of a long topic. Okay. In fact, sa totoo lang, sa klase ninyo ako nag-struggle to come up with ano, with course materials. Basically because medyo mahirap pag-compile ng mga ng mga materials that are ano, that are that might be easily understood by us in our level, kasi yung mga materials na available in these topics sa information theory, yung mga materials na available sa ano, it's either too ano, too shallow, masyadong mababaw yung discussion, or it is too ano, too deep naman, too mathematical. Okay, so I'm really struggling on ano, on how to, you know, come up with the right mix of ano, right mix of reading materials that would ano, that would be easily understood by you, so that you appreciate what information theory is. Okay, but at the same time would not be that ano, would not be that too shallow of you know, of a discussion. So at least medyo lalalim, malalim na discussion ito regarding information theory. Okay, and ngayon itong discussion on information theory, nung una I was thinking that we will have it in a single topic. So isang topic yun na lahat ng information theory. But again, working on your ano, course materials, na-realize ko na hindi siya kakayanin ng ano, ng isang topic lang. So I divided it into two. Okay. So ngayon, let me explain ano yung basis ng ano. What was the basis of my division? Okay. But before that, let's have an introduction about the topic now. So the next two topics, this topic, topic 2, and topic 3. Then I'll dedicate that for ano, for information theory. Okay, so and what is information theory all about? Okay, tungkusan ba ang information theory? Essentially pag sinabi or if you're ano, if you're being ano, outright asked, okay, or kung if there is ano, if there are things, or if there is one thing that you have to remember about the information theory, kung isasummarize nyo ang ano, ang information theory in the fewest words possible, dun sa summary na yon, hindi dapat mawala yung ano, yung phrase na fundamental limits on communication. Okay. Yung phrase na yan should not, if you auto summarize information theory in one ano, in one sentence, or at least in one sentence, hindi dapat mawala yung ano, hindi dapat mawala yung phrase na yan. So basically when it was ano, when it was established, or when it was being proposed by a young engineer, Claude Shannon, in 1948 yata ito, dun sa mathematical treatment niya ng ano, ng communication system in order for him to establish this information theory, ang naging outcome nung theory na yun, or ang naging outcome nung study na yun, nung mathematical treatment na yun, was it actually placed fundamental limits. Okay, so parang sinasagot niya, sinasagot ng information theory yung tanong na how is transmission, how is transmission of information possible given some conditions. On what? Number one, on the information itself,
Okay? So, ibig sabihin, it is asking, how will you be able, will we be able to transmit information? Okay? Or, would it be possible, okay, would it be possible na we can transmit information depending on some conditions? The first of which is depends on the characteristics of the information itself. Okay? And yung pangalawang condition na tinitingnan niya dito is conditions on the channel or on the communication channel. Okay? So, dalawa yung tinitingnan niya. Ano yung how can we make transmission of information possible given na merong certain condition or merong certain characteristics yung information natin at merong certain characteristics yung channel natin. Okay? So ngayon, ang naging output ngayon or outcome ngayon nung kanyang study regarding that is that ito na nga, yung fundamental limits, okay, on these two, on the information and on the channel. So the transmission of information is possible. Okay? So that actually helped future engineers design communication systems working around those limits. So dahil dun sa alam na natin kung ano yung limits na kailangan nating tingnan or fundamental limits na kailangan natin tingnan, then naging possible yung digital communications. Okay? So, ayun. Ngayon, yung fundamental limits na yun, okay, it actually puts limit nga on two fundamental tasks that we do in communication. So, number one of which is data compression. Okay? And number two is transmission into the channel. Okay. So in this topic, we will see that for some important source models here pertain to information sources. So in this topic, we will see that for some important source models, we can precisely state the limits for compression of information. So given na merong certain characteristic yung ating source of information, okay, we would be able to establish yung kailangan nating lagpasan na limit, okay, yung kinakailangan ring lagpasan na limit so that we would be able to transmit the information coming from the source. So yun yung pag-uusapan natin sa topic 2. Sa topic 3 naman, pag-uusapan naman natin yung limits naman on the transmission of information across a channel. Okay, so yung second, kumbaga, dalawang theory kasi ito. Dalawang theorem. Sa under ng information theory, na-establish ni Claude Shannon, yung dalawang theorems. That set the fundamental limits for communications. So dito na, sa topic 2, pag-uusapan natin yung first theorem. Okay, yung first theorem ng information theory. Sa topic 3, pag-uusapan natin yung second theorem. Okay? So, we basically begin this topic with the study of information sources and source coding. Okay? So, kung maaalala niyo, in our discussion last time of communication system, yung block diagram ng communication system. So, naalala niyo na pinopoint out ko dito that merong dalawang parte dito. Ito. Itong source encoder at saka channel encoder. Which may be probably first time yung ma-encounter ito sa block diagram ng isang communication system. Okay. But in a digital communication system, these two encoders are critical. Okay, tulad nga ng sinabi ko sa inyo before, ang purpose ng source encoder is to be able to make the or encode the information coming from the source in an efficient manner as possible so that it becomes decodable at the receiving end. Okay? So essentially, ang source encoding niyo
siya yung nagpe-perform ng tinatawag nating data compression. Okay? At kapag meron tayong nalagpasan na limit, okay? Pag meron tayong nalagpasan na limit, maaaring yung compressed data na mapoproduce nitong source encoder ninyo, okay, can be decoded by the source decoder at the receiving end. So yun yung pag-usapan natin, yung limit na lalagpasan natin. Okay? In terms naman ng channel encoding, okay? Ito naman yung kailangan natin in order to be able to, for your information, to actually survive the channel. Okay? So since yung channel niyo, okay, will have some imperfections, like for example, it would contain noise. Okay? And it would cause your signal to be distorted, be attenuated. Okay? It is a source of interference kasi may ibang gumagamit ng channel and so on. Okay? Ano naman yung limit na ano yung highest transmission rate na possible, okay, so that we will be able to have the information, survive the channel, and be able to reach the demodulator here and be able to be decoded, okay, so that at this end, okay, yung probability of error in the received information is minimized. So, ito naman kasi yung kung isa-summarize nyo ang objective ng design ng isang communication system. Lahat 'yon dalaglag dito. Okay? Kung magde-design kayo ng communication system at mag-establish kayo ng goal or ng objective for that design. That objective would be boiled down in designing a communication system so that in the receiving end, the probability of error, okay, in the received information would be minimized. Okay? So, sabi nga nandito, sa channel encoding, mag-introduce tayo ng tinatawag nating redundancies. Okay? Mag-introduce tayo ng redundancies. So, kapag nag-introduce kayo ng redundancies sa channel encoding, ibig sabihin nun, meron kayong information nyo na naka-code. Okay? Your information that has been coded, okay, magsisingit kayo ng mga bits, okay, which can be used in order for this end to check on the receive. Information. So, yung mga redundancy bits na yun, would be used to check on those received information. So, yan yung dalawang tinatarget nung information theory. Yung dalawang system na yan. Yung source encoding at saka yung channel encoding. Okay? So, wait tayo dito. So, communication systems are designed to transmit the information generated by a source to some destination. Okay, so yun nga yung pinag-usapan natin about the block diagram. Now, information sources may take a variety of different forms. Okay, for example, in radio broadcasting, the source is generally an audio source. Okay, either voice or music. Okay, in TV broadcasting, the information source is a video source whose output is a moving image. Okay, so ganito. Later on, when we talk about sources, kasi ang medyo magiging struggle nyo dito is paano yung source natin, okay, would actually be interpreting
this information as messages. Okay? Kasi ang gagawin natin mamaya, okay, or ang gagawin natin in this lesson is that iboboil down natin yung source natin into what we call a discrete source. Okay? We will boil down our source, our information source into a discrete source. But do recognize na meron tayo din tawag na analog sources. Yun nga, tulad nga ng mga example dito. Video source, that's an analog source. Okay? Speech. Okay? Or music. Those are analog sources. Okay? Or those are analog information coming from analog sources. Okay? Pero ang gagawin kasi natin is that itong mga sources natin na whether they are analog, we will talk about the information, we will talk about these limits as they apply to discrete sources. Okay? So baka yun yung isa sa magiging medyo struggle nyo while thinking paano to na-relate sa sa practice, no? So ganito 'yan. Tandaan lang natin na posibleng mag-convert ng analog information, okay, papuntang digital information, okay, which would contain discrete packets of information, okay, through a process we call the analog to digital conversion, okay. So kung nag-signals na kayo, okay, dapat na pag-usapan yan. Although, hindi ko alam kung sino yung mga sudyante ko dito sa signals pa. Okay, so yan. Yung analog to digital conversion na yan should have been part of the lesson sa signal processing. Okay? And we'll also cover analog to digital conversion in a later, much later topic. Although, as a process, hindi natin siya masyadong i-detail. Okay? So yung details ng analog to digital conversion process should have been discussed in the signal processing course. Okay. So even if your information is analog or even if your source is analog, tandaan niyo na pwede siyang going digital. Okay? Through a process called analog to digital conversion. Okay? Yun nga lang, tatandaan din natin na kapag ka meron kayong analog to digital, pag mag-employ kayo, if you have to employ analog to digital conversion, may mga limits din kayong kailangan sundin. Okay? May mga limits din kayong kailangan irespeto. Okay? Number one of which, okay, is yung tinatawag nating sampling theorem. Okay? Which was developed independently of the information theory. Okay? Pero nagkaroon kasi siya ng parang nag-bolt in silang dalawa, yung sampling theorem at saka yung mga postulates ng information theory. Okay? So ano yung sinasabi ng sampling theorem? Dahil yung analog to digital conversion niyo would consist of three steps. Okay? It would primarily consist of three steps. One is sampling. Two, quantizing. Okay, and number three, coding, so that it becomes a digital the analog information becomes a digital information. Okay, dun sa sampling part, okay, dun sa sampling part, merong sinasabi diyan na for you to be able to produce enough samples of the analog information so that a phenomenon called aliasing is prevented and digital information can be faithfully extracted at the digital to analog conversion process
Okay. Then kailangan, okay, ang natin dito, ang inilalagay natin ngayon dito, condition dito is that kailangan yung sampling rate ninyo, okay, the rate by which you sample your analog signal should be at least greater than twice the maximum frequency content, okay, of your analog signal. So as we recall, okay, and if you're ano, if you have been performing, kung nasimulan niyo na yung activity 1 ng ano, ng ating ano, ng ating laboratory class, okay, sabi nga natin, kung meron kayong complex signal, okay, pwede natin siyang ano, pwede natin siyang i-resolve into ano, or i-decompose into sinusoidal signals with each sinusoidal signals having a different frequency and a different amplitude. Okay? So ngayon, ang gusto natin tingnan dito kapag magsasample tayo is that kapag sinample natin yung signal natin, we have to make sure that this sampling rate, okay, should be more than twice of what the maximum frequency your complex signal might have. Okay? So kung yung speech signal mo, for example, has a maximum frequency of 3,400 Hz. Okay? For example, yung voice channel, tutuhin natin. Yung voice channel natin sa telephony, okay? Voice channel sa telephony. Sa ano? Sa telephone. Okay? Which covers yung 300 to 3,400 hertz na frequency range. Okay? Ito yung maximum frequency kasi niya. So this would be the Fmax. Okay? So ngayon, if you are to ano, if you are to convert voice, okay? So if this is the ano, if this is the voice frequency, okay? If you are to convert voice from analog to digital, okay? Kung i-convert niyo sa digital, kailangan ng sampling rate niyan is more than twice ng 3,400 Hz. Okay? Para ma-reproduce nyo yung voice, okay, at the receiving end. Kasi kapag hindi na sunod yan, magkakaroon ng maraming error pagdating sa conversion, sa ano, sa digital to analog conversion. Okay? So in fact, in practice, okay, in practice, ang ginagamit nating sampling rate dito is sa standard is ano, 8 kHz. Which is more than ano, twice nito. Kasi yung twice lang nito is around 6,800 eh. O 6.8 kHz. Okay? Pero ang ginagamit natin sa ano, sa practice, okay, when we convert voice frequencies papuntang digital is 8 kHz. Okay? So, ayun. Now, so that is why, again, yung baka sana ma-resolve ko yung ano, yung magiging struggle nyo just in case. Okay? So even if you're imagining, while in the discussion, if you're imagining ano, mga sources that are analog, tandaan nyo na these analog sources can be converted to digital sources. Okay? So that we can boil down all our discussions towards discrete sources. Okay? So I hope ano, I made myself clear on that. Okay? So now let's proceed. So saglit lang no, may ano lang, inom lang ng tubig. Saglit lang.
Okay. So, I hope I'm being heard. So we, you know, we explore yung basic concepts ng ano, ng information theory. So ito nga yung sinasabi ko kasi nga, if you are to ano, if you are to look for materials about ano, information theory, either bibigyan ka niya ng ano, sobrang lalim, so sobrang babaw na ano, na treatment that most ano, yung the very idea of information theory has been diluted so much. Okay? O kaya, sobrang lalim naman na sobrang mathematical. Okay? Pero meron akong ano, meron akong nakitang ano, nakitang material in which it would really change your ano, or it would really put into perspective kung ano ba yung information theory and fundamentally ano yung information. Okay? So as I was saying earlier, the foundations for information theory were laid in a single 40-page long paper entitled A Mathematical Theory of Communications, okay, written by a then young scientist Claude Shannon in 1948. Kung tama yung pagkakaalala ko, si Claude Shannon ay empleyado ng AT&T, ng Bell Labs. Okay. Kung tama yung pagkakaalala ko, empleyado din siya or isa siya sa mga engineers sa Bell Laboratories. Ang Bell Laboratories is research arm of Bell Telephone Company, okay, which later on become AT&T. Okay, yan yung ano, yung company na pinagtatrabahuan ni Claude Shannon was the modern day AT&T ngayon. Okay. Then since 1948 to, this is post-war na to. Post-World War II to eh. Okay? Kumbaga tapos na yung ano, World War II. Nung panahon na to, there was a revolution, okay, in terms of electronic advancements. Kasi around that time, halos kakaano lang din, kakaimbento lang din ng ano, ng transistor. Okay, so yung pag-develop kasi ng transistor was the parang catalyst of what we call an industrial revolution. Kasi doon nagbago lahat ng ano, nung the way we do things. Okay? So ngayon, ilan sa mga na-foresee or ilan sa mga pino-foresee ng Bell Laboratories that time was yun nga yung pag-digitize ng communications. Okay? In which ang vision was to deliver kasi ang goal lang talaga nila dati noon voice lang. Okay? The goal was to deliver voice messages across miles of distances. Okay? So usually ang target lang naman ng US is to connect to UK or to Europe kasi that's their Okay? So yung parang pinaka business model nila noon. So that is why one thing that Claude Shannon was working on was to how to develop or what would be the rules on how these systems would be developed. Kung magde-develop tayo ng digital communication system that can reliably transmit information from one point to another point, okay, given some characteristics of the information itself and the channel by in which you would transmit the information, ano yung magiging rules ng design? So yun yung tinry niya, as I discussed earlier, yun yung tinry niyang sagutin dito sa paper niya na to. Okay. Now, but before that, prior dun sa development niya ng information theory,
ilan sa mga front runners nung ano, nung nung information ilan sa mga studies previously before information theory was well established is unang-una yung ano sampling. Ito yung sinasabi kong ano, sampling theory. Okay. It was ano, it was established or it was ano proposed by an engineer called Nikist, okay? In which he wrote the paper certain factors affecting telegraph speed. Okay? And another ano, another contribution to the information theory was Hartley's information transmission, okay? Which he associated the information content of a message with the logarithm of all the possible numbers of messages that can be observed on the output of a given source. Okay, so mamaya pag-usapan natin yung ano, yung sinasabi ni Hartley. Okay, so kung yung ano, kung yung tinatawag nating logarithm of information being associated by information being associated by a logarithm. Okay, so yun, pag-usapan natin mamaya. Now, idea. Information theory formulates performance limits and states conditions that have to be fulfilled by basic functional blocks of a communication system in order for certain information to be transferred from its source to the sink. Okay? Ito yung sabi ko sa inyo, ano, pagka, if you have to summarize the ano, information theory in one sentence, hindi ito pwedeng mula. Yung limits na yan. Okay? Because information theory is all about limits, okay? It's all about setting limits, okay? One of the, yung isang limit niyan is actually a minimum. Ibig sabihin, kailangan mo lagpasan yun para makapag-send ka ng message. Yung isa naman, hindi mo kailangan lagpasan, ito yung maximum na pwede mong, ano, ito yung maximum na pwede mong i-achieve. Kasi kapag lumagpas ka doon, hindi mo na matatransmit yung information mo. Okay, so ganun yung pagkaka-specify ng limits na yun. Okay, one is a minimum and another the other is a maximum. Okay, so in order for you to transmit information, you have to respect those limits. So, ang nangyari ngayon is that since we have, ano, we have known those limits, okay, we have known those limits, yung mga engineers ngayon designed this communication system were guided. Okay, so medyo alam na nila ngayon kung ano yung mga magiging design requirements nung ano, nung mga systems that would be involved in these communication systems. Okay, so kaya ganun kaimportante yung ano, ganun kaimportante yung information theory sa development ng ano, ng communications, ng communication systems as we know it today. Kasi without it, we would not be able to design or we will struggle to ano, to come up with design of systems that will be used sa mga digital communication system. Okay, and in fact, itong information theory na to 1948 hindi nadadagdagan lang siya ng information. Okay, mas magiging detalyado lang yung alam natin because of ano advances in computing. Okay, mas nalagay lang natin yung ano. Pero yung ano, yung basic principle that the information theory provides us eh well established pa rin at hindi pa rin siya nare-refute or na nadidilute. Okay? So, yun ganun ka ano, ganun ka importante. Okay? Sa ano, sa communications engineer ang knowledge ng information theory. Okay. Now, part of learning information theory is also coding theory. Okay. So, ano naman to? Separate but ano, but separate knowledge or separate theory but ano, parang related ano siya. Related theory siya in which it would guide you naman on designing codes. Okay. Again, tandaan natin. Kapag meron kang communication system, central part ng mga blocks mo is you code. Okay? The information. Okay?
In fact, sa ano, sa isang communication system, bago mo yung matransmit, na-code mo na yun ng tatlong beses. Okay, at least tatlong beses. So, alamak, tingnan nyo to. Yung message source nyo, for example, kung analog yan, gagawin nyo yung digital. So, isang ano na yan. Isang coding step na yan. So, ayan, isang coding step na yan. Ngayon, yung digital information mo, i-compress mo. I-subject mo siya to, ano, to data compression. Okay? So, data compression. Okay? Ayusin natin. Data compression. That's second coding step. So, yung digital information mo, i-data compress mo. Okay? Dalawang beses ka na nag-coding yan. Okay? Then, mag-insert ka pa ng ano, maglalagay ka pa ng mga redundancy digits sa yung ano, sa yung compressed data. Okay? So, insertion of redundancy digits. Okay? Which essentially we call ano nga, channel coding. Okay? Pangatlo yan. Okay? So, at dyan pa lang sa mga steps na yan, ano, tatlong coding na yan, tatlong coding steps na yan. Okay? And in fact, actually, para makapag-transmit kayo sa channel, yung signal nyo, after ng channel encoder, should be able to adapt dun sa characteristics ng channel nyo. For example, if your channel is optical fiber, dapat yung information niyo after the channel encoder should be converted to light. Okay? So, yung conversion niya to light is another coding step. Okay? Yun yung tinatawag yung modulation actually. Okay? Yung next step kasi nito is actually modulation. Which, the purpose is to, ano? The purpose is to make it possible for the blocks of code, codes, which represent your information, okay, to be transmitted on a given channel. Okay? So, yun yung ano, yun yung parte ng modulation. If you, for example, yun nga, sabi ko nga, kung ang output ng channel encoder nyo is coded information, naka-code na siya, okay? Tapos yung inyong channel is optical fiber. Then, kailangan nyo pa siyang i-modulate. And modulation is another form of coding. Okay, coding pa rin yun. Kasi once you convert your information from one point to another, that's coding. Okay. Pag meron kang ano, pag meron kang ginagawa sa information mo. Okay. In order for you to ano, in order for you to package in order for you to package your information in such a way na magagamit siya ng next system. Okay, that's coding. Okay? So doon pa lang sa part pa lang na 'yon, apat na coding steps na 'yan. So, if you are an engineer, okay? Dalawang parte nyo dito. Okay? If you are a communications engineer, dalawa yung parte nyo dito. Number one is, pwedeng kayo yung nagde-design, kayo yung nagde-design ng ano, nagde-design ng algorithms, okay, or ng process. Pwedeng hindi naman siya algorithm dahil baka analog process siya. Okay, so baka hindi siya algorithm. So, design of algorithms or process, okay, to synthesize coded messages or coded information. So baka nandoon kayo sa development ng ano, ng codes. So halimbawa meron akong information, about text A B C D E. Okay? Paano ko siya iano? Paano ko bibigyan ng binary codes yung A B C D E ko so that at the end, at the receiving end, eh pag natanggap yung code na yun, madedecode siya ng tama nung system na supposed to be designed to decode the system. So, pwedeng nandun kayo sa part, as a communications engineer, pwede kayong nandun sa part ng pagde-design ng algorithm.
to synthesize those codes. Okay, and number two, okay, is actually yung design of the system itself to perform coding processes. So, kung system ito, it can be hardware, software, it can be hardware design, coupled with software design. Kasi nga, ano ito eh, digital, ano tayo, digital, digital yung information natin. So, more or less, merong software na, merong programming na involved dyan. Okay? So, if you are to, ano, if you are a communications engineer, yan yung dalawa yung pwedeng involvement in terms of the design. In terms of ano, coding, ano, in terms of yun nga, yung pagko-code ng information. And para ma-perform yun ng tama, yung dalawang design task na yan, kailangan alam nyo to, yung coding theory. Okay? Ano-ano ang mga rules that we should use when we synthesize codes? Okay, so later in this topic, pag-aaralan natin yung ano, mga coding, ano, mga coding algorithms. Okay, and we will not be in particular, we will not be in particular be discussing yung mga ano, yung mga nitty-gritty details ng coding theory. Okay, kasi mas pag-uusapan natin yung algorithm itself. Okay, pero i-relate natin kasi siya sa information theory. Okay, so again, tatlong beses ko na discuss tong ano, communication system model. Okay, first one nung session natin, okay, second one kanina medyo discuss ko na siya. Okay, so hindi ko na siya discuss ngayon. Again, tandaan nyo lang kung anong purpose ng source encoder at saka ng channel encoder. Sa part na to, yan yung kailangan yung dalawang tandaan. Okay, kasi dyan tayo magko-concentrate sa topic 2 at saka sa topic 3. Okay, ang objective natin lagi is paano natin magagawa na makompress yung data natin para ma-decode nito. Ito naman, paano natin magagawa yung channel encoding natin para ma-decode nito. Yun yung natin. Yun yung parang pinaka-objective natin dito. So, hindi ko na-discuss masyado ito. Okay. So, ayan. Now, let's talk about ano, the concept of information and measure of amount of information. Okay, so one ano, one thing about ano, about communication system is that it actually starts with a message. Okay. Hindi niyo naman kailangan ng communication system kung wala naman kayong i-communicate. Medyo ano naman 'yon, medyo obvious naman siguro 'yan at medyo nasa common sense naman natin na central sa isang communication system yung messages na i-communicate natin. Okay? And these messages, okay, kung ano man yung i-communicate natin, okay, should be able to contain information. Okay? Later on, pagkatapos itong discussion natin to, marirealize nyo na not all messages will contain information. Okay? Yan yung isa sa mga central idea na matatandaan nyo pagkatapos ng discussion natin on the concept of information. So, yung discussion ng information dito is medyo philosophical. Ibig sabihin medyo ano siya? Medyo titingnan natin siya. Kasi ano, ang information kasi is something that ano, something that we are ano, kumbaga, ilan sa mga bagay na parang naiintindihan natin siya. Okay, naiintindihan natin kung ano yung information. Pero, wala tayong parang formal definition kung ano yung information, what is basically information. Okay, parang ganun yung ano natin, ganun yung tingin natin about information. Wala tayong ano, alam natin kung ano yung information. Okay, we can, ano, we can, in our minds, okay, alam natin kung ano yung information. Pero if we are asked to formally define what is information, okay, then ano, then mag-i-struggle tayo to ano,
excuse. Mag-struggle tayo to find yung formal ano formal definition ng information as we understand. Okay, kasi ito yung mga ito yung bagay na araw-araw kino-consume natin. So na-overlook na natin yung ano, yung parang pinaka-ano niya sa ano, parang pinaka-meaning niya sa everyday na ginagawa natin. Okay. Pero fundamentally, this is how Seidler defined information. Okay? So information is a piece of knowledge gained, okay, on the reception of messages that allow the recipient to undertake or improve his or her activity. Okay? So ano yung mga importanteng parte ng ano ng definition na yun? Okay. Number one, reception of messages. Okay? So ibig sabihin may tatanggap ng ano ng message. Okay? So if you have a message, tapos may tatanggap siya, may tatanggap, okay? Yung message na yun, again, as I stated earlier, may or may not, okay, may or may not contain information. Okay, it may or may not contain information. Okay, pero nandun yung element na may tatanggap ng message. Okay, ngayon, ano mangyayari doon sa tatanggap ng message? Whoever or whichever receives the reception of receives this information, excuse me, may or may not gain knowledge. Okay? So, ibig sabihin, kapag may natanggap na message ang recipient, okay? Upon the receipt of the ano, of the message, ang tanong is there a knowledge gain? Meron bang ano, meron bang excuse lang, medyo nagaan lang ako. Wait lang. Yun. So, is there a knowledge gain? May natutunan ba tayo dun sa message na natanggap natin? Okay? So, yun yung ano, yun yung second step sa ano? Yun yung second step sa interpretation ng ano, ng information. Once na matanggap ng recipient yung message, the question is, did the recipient gain knowledge upon the receipt of that information, of that message? Okay? Kasi yung knowledge gained na to, okay, that knowledge gained actually measures the amount of information. Okay? It measures the amount of information. Okay? So yung, kung ano yung knowledge na nag-gain mo, or ano yung nadagdag sa kaalaman mo upon the receipt of these messages, okay, that measures the amount of information. Okay? So, yun. Yun yung ano, kailangan yung tandaan. Kaya hindi lahat ng ano, hindi lahat ng messages would contain information. Kasi may mga messages na hindi naman siya nagdadagdag ng knowledge sa atin o sa recipient. Okay? So para medyo mas maintindihan niyo 'tong ano, isipin niyo 'to sa ano, sa mas practical na ano, na setting sa pang-araw-araw niyong buhay. Minsan nagkukwentuhan kayo magkakaibigan. Okay? Nagtitismisan kayo magkakaibigan. Pinag-uusapan niyo for example yung isa niyo yung iba niyo pang kaibigan o yung iba pang tao na involved sa inyo. Okay? May mga times na during yung kwentuhan niyo, yung kaibigan mo may sasabihin sa iyo na wala kang pakialam. Okay? Na wala kang ano, wala kang visible na reaction. Okay, wala kang ano. Kumbaga, hindi ka nagulat, eh, ano? Hindi ka nagulat, hindi ka nagano, nag-isip or nagano. Kumbaga, wala lang. Sinabi niya lang, wala lang. Na bakit wala lang? Okay. Either alam mo na siya. Okay. To start with, alam mo na siya. Okay. O kaya
O sige, dito tayo sa part na alam mo na siya. So, ibig sabihin, kapag nakatanggap ka ng isang message, o nakatanggap ka ng message galing sa kaibigan mo, at alam mo na siya, ibig sabihin nun, wala siya nadagdag sa alam mo. Kasi alam mo na eh. So, pagdating sa iyo ng message, walang knowledge na gain in the process. So, in that case, you would measure the amount of information in that message is zero. Okay? So, hopefully, naintindihan niyo yung, ano, yung ganong, ano, ganong scenario. Okay? Ngayon, ang isang tanong dito is, sir, paano natin malalaman kung merong knowledge gain? Okay? Paano malalaman kung merong knowledge gain? Okay? Ang sabi ni Seidler, ito. Ito yung signal, o ito yung, ano, ito yung, tawag ito. Ito yung sign na merong knowledge gain sa message. Ah, kapag nakatanggap yung recipient ng message. Allows the recipient to undertake or improve his or her activity. Ibig sabihin, once na matanggap ng recipient yung message na yun, at si recipient ay may binago sa kanyang activity o sa kanyang state, kung ano man yung ano niya. Okay? Ibig sabihin nun, there is a knowledge gain, okay, on the message that was received. Now, depende sa extent nung ano, nung undertaking or improvement na yun, yung amount of information na na-gain mo. Okay, balikan natin yung usapan yung magkaibigan. So, nagtigismisan nga kayo. So, yung unang scenario nga is, may sinabi siya sa'yo, eh, alam mo na. So, walang knowledge siya gain. Kaya mo nalaman na wala kang natutunan or walang nag-gain na, walang nadagdag sa alam mo yung sinasabi ng kaibigan mo, eh, hindi ka nag-react. Okay, ibig sabihin, walang visible na ano, walang visible na undertaking or walang visible na changes sa ano mo, sa state mo. Kasi wala kang reaction eh. Pero pag nagpasa sa'yo or pag may sinabi sa'yo yung kaibigan mo na medyo matamis-tamis na chismis tungkol sa kaibigan nyo. Halimbawa, eh, sinabi ng kaibigan mo na break na, na pala sila nung yung isa yung barkadang lalaki, for example, eh break na pa sila nung girlfriend niya na yung girlfriend niya ay crush mo. At ngayon, at noon mo lang nalaman yun. Maaaring wala kang visible reaction kasi syempre tatago mo yung reaction mo. Pero meron kang physiological changes na nangyayari sa katawan mo. Like for example, medyo kakabahan ka kasi medyo bibilis yung tibok ng puso mo kasi magiging excited ka about that news. Okay? And then later on, pwede mong i-connect yan sa iba pang actions. Okay? That would change yung ano mo, yung activities mo. Okay? Because in that case, dahil nga yung nalaman mo is something new to you. Okay? Is something that is not, ano, it's something that is new to you. There is a knowledge gain. And therefore, there will be signs that your state is to change because of the knowledge gain out of that message. So at that particular scenario, dun mo lang masasabi na meron kang na-gain na information. So again, paano mo nalaman kung meron kang na-gain na information? Okay? Pag meron kang ginawa. Okay? If you take some action or if you undertake some action regarding that message. So, dun lang natin malalaman kung merong information. Okay? So, this general definition implies two features of information. Okay? Number one is the potential character of the information. Okay? It can, but need not, be utilized in the recipient's current activity.
Okay? So, ibig sabihin, yung message na matatanggap mo, maaaring magamit siya in order for you to alter your current activity or pwede rin namang hindi. Okay? So, in that case, information is associated with ano? Is associated with alteration of one's state. Kung tao yung pinag-uusapan natin, that state may ano, may refer to his or her activities. Okay, pero kung ibang system yung pinag-uusapan natin, then merong ibang ano, merong ibang measures that can we ano, that can tell the state of that system or other ano, other recipient. Okay? So if there is an alteration in one's state, then there is information. If there is no alteration in one's state, then there is no information. Okay? So, yun yung ano, yun yung sinasabi nung una. Okay? The potential character. Ibig sabihin, kapag meron kang information na hawak, okay, pag meron kang information na hawak, yung information na hawak mo, either can change one state. So, may potential siya. Okay? So, yun. That's number one. Now, number two, the relative character, okay, of the information. A message may have a valuable character for one recipient, but may be a disturbance to other. So, pag sinabi nyo naman yung ano, relative. Okay? Ibig sabihin, it depends on the recipient. Okay? There are messages that is critical to, say for example, recipient 1. Sana tama yung mga spelling ko ng recipient na to. Parang mali pala yata. Recipient. Yan yata yung spelling ng recipient. Okay. Okay. So, halimbawa, may message kay recipient 1. Pero, si recipient 1 does not or is uninterested. Okay? Maaaring uninterested siya. Okay? So, recipient 1 may consider that message to be a disturbance. Okay? Meron naman, it's the same message, ibibigay natin kay recipient 2. Another recipient. Okay? But this message is interesting to recipient 2. And therefore, recipient 2 to change or to alter his her activity. Okay? So, yan. Yan yung relative character ng information. Maaring ang information may be useful to some. Maaring ang information may be a nuisance to some. Okay? Parang ano ulit yan? Parang chismis lang ulit yan. May mga chismis na interesado ka. Okay? May mga chismis na hindi ka interesado. At ano ka lang? May inis ka lang. Kasi sinasabi sa'yo at hindi ka naman interesado sa chismis na yun. Okay? So, yan. Yan yung ano, yan yung mga ilan sa mga dapat nyo tandaan about the information. Okay? So, but remember, okay, but remember that, ano, kasi ano, tawag ito, itong mga, ano, mga philosophical ideas regarding, ano, regarding the information, din-discuss ko siya on the context na paano natin siya ina-apply sa, ano, sa ating everyday routine. Okay? Para kasi ano, para maintindihan nyo yung philosophy of information. Okay? Pero itong mga bagay na to, while they are philosophical in nature, meron siyang implications
Okay, meron siyang implication sa mga ano, sa mga non-human entity, like for example, communication systems. Okay? So, in the case for example ng communication system, meron tayong or yung transfer of information, okay, is associated with energy transfer. Okay. Ibig sabihin, maaring ang system mo is transmitting messages. Okay, which later on would turn out to be would contain information, some amount of information. Okay. And for you to be able to transfer it from one ano, from one system to another system, eh kailangan mong i-transfer yan via converting it from one form of energy to another. Okay? So, ibig sabihin, ang information transfer is associated with energy transfer din. Okay? So, a well-constructed system transmitting messages transfer a minimum amount of energy required to ensure an appropriate quality of received signal. Okay? So, kaya ano, kaya critical sa atin na malaman or crucial sa atin na malaman as ano, as communications engineer, it is crucial for us to know this fundamental ano, this philosophical idea about information. Okay? Dahil it would really help us appreciate yung ano, yung mga nitty-gritty details about ano, about information, which we may overlook when we try to design systems. Okay? So, yeah. Now, in science, it is often required to define a measure of quantity. So, since gusto natin ngayong ano, gamitin itong idea na to, okay? Gusto rin gamitin itong definition na to sa design. Okay? Siyempre, yung design natin, ano yan? Non-human entity yan. So, for you to be able to make your design behave in a certain way or in a certain manner, eh, merong ano, merong mga associated ano yan, measurements. Okay? May mga quantities that needs to be measured in this design. Okay? Kailangan mag-specify ng parameters. So, may mga numbers na involved. Okay? So, ibig sabihin, ang gusto natin mangyari ngayon is itong ano, itong definition na to. Ilagay natin siya in terms of ano, kasi ano yun eh, ang tawag natin dyan sa definition na yun, ano yun, more of a qualitative definition of information. Pero if you are to, ano, as engineers, if you are to design communication systems, kailangan yung qualitative definition of information na yan, mailagay natin into quantitative. Okay, malagay natin yung into quantitative. Quantitative definition. Okay, so kailangan natin ma-quantify yung definition na yan. So ano yung mga bagay dito sa definition na to ng information that can help us quantify information. Okay, so at this point, we are trying now to quantify information. Gusto natin magkaroon ng ano, ng formal measure. We want to have a formal measure of information. So, ano yung mga idea na makukuha natin sa definition na yan? Number one, if you are certain about the message that occurs on the source output, there is no information gained by observing this message. Okay? Certain. Ibig sabihin, alam mo na. Okay? So, when you say certain, okay, it means that the message sent by the source is or mali. The recipient is aware of
the message sent by the source. Tulad ng example ko kanina sa chismisan, pagka yung ano nyo, pagka yung pagka yung chismis na sinabi sa inyo ng kaibigan ninyo, eh alam nyo na. Okay? Wala kayong information or wala kayong knowledge na na-gain doon. So therefore, wala kayong information na makukuha galing doon dahil nga alam nyo na. So in this case, pagka if you are certain that the ano, that the message, okay, would be sent by the source output. Okay? The amount of information in this case is zero. Ganito, no? Let me represent I, okay, as the amount of information. Anyway, later on, kapag nagbigay naman tayo ng formula, ID naman yung gagamitin ko. Okay, so, if you're certain that the message occurs on the source output, if you're certain that that the message that you receive is something that is known to you already, okay, and you are aware of the message that is sent by the source, then the amount of information at this case or at this scenario is zero. Okay? So, yeah. Number two, the occurrence of a message either provides some or no information, okay, but never brings about a loss of information. Okay? Now, ang ibig sabihin nito is this. Pag merong message, okay, if there is a message, ito lang yung pwede mangyari. Okay. Number one, no knowledge gain. Okay? No knowledge gain. So in that case, kapag pagka wala ka na gain na knowledge dun sa message na yun, okay? Then yung amount nga ng information, okay, at this point is zero. Magkaiba tong scenario na to, ha? Itong una at saka pangalawang scenario. Okay? Itong pinoint out ko dito at saka dito. Dito kasi alam mo na siya. Okay? Alam mo na siya. Ito naman, wala lang siyang nai-contribute sa alam mo. Okay? Maaring yung message hindi yung paalam pero wala siyang nai-contribute sa alam mo. Okay? So, ito kasi ini-expect mo ng yun na nga, yung certainty ng information, sigurado ka na. Okay? So may prior knowledge ka na ng information. Ito, either meron kang wala ka pang prior knowledge ng information, pero nung sinabi sa iyo o nung natanggap mo, wala lang. wala siyang idagdag na value sa iyo. Okay? So there is no knowledge gain. So in that case, again, yung information mo is zero. Okay? Now, number two, okay, ang second scenario kapag ka merong message is there is knowledge gain. So ibig sabihin, meron na dagdag sa alam mo. So in that case, yung information dun sa part na yun is positive. Okay? Yung amount of information that you can measure out of that out of that message is a positive quantity. Kasi meron na dagdag sa knowledge mo. So therefore, kapag i-measure mo ngayon yung information in relation to that message, then yung amount of information na ma-measure mo out of that scenario is positive. Okay? So yan yung dalawang scenario na pwedeng mangyari kapag once makatanggap ka ng message. Okay? Ito naalala ko pala. Another scenario pa pala na sinasabi natin dito sa no knowledge game, bukod sa alam mo na yung message, ito. Kung maalala niyo to. Sinabi ko kanina, kung hindi ka interesado dun sa message, okay, wala kang gagawin about the message. So therefore, wala knowledge na magiging dun. Okay? So therefore, again, yung information mo zero. Okay? So, ano yung sinasabi natin dito? Pag nakatanggap ka ng message, the amount of information is either zero or positive. Okay? Yun lang. The amount of information whenever someone or something receives a message is either zero or positive. Ngayon, meron sinasabi dito.
but never brings about a loss of information. Loss of information, okay, refers to the state where your where the amount of information, okay, in a certain ano, in a certain scenario is negative. Yun yung tinatawag nating loss of information. Okay. Pero ito tatandaan nyo. An entity, okay, that receives messages will never lose information. Okay? Once na meron siyang information na nag-gather regarding from the receipt of a message. Okay? That knowledge stays and that information stays with the entity forever. Okay? So hindi mababawasan kung ano man yung information na hawak na ng isang entity or ng isang system na yun. And although kung i-argue nyo na pagdating sa tao sir, bakit sa mga tao nakakalimutan natin yung ilang mga bagay? Will that be considered as loss of information? Kung nakalimutan mo ang isang alam mo na, for example, bawa, nakalimutan mo mag-factor galing sa algebra mo. Ay, nakalimutan mo na siya mag-factor. So, can that be considered as a loss of information? The answer is no. Okay? Kasi yung sinasabi natin, entity, okay, is an entity that never loses information. Okay? At saka, physiologically, yung forgetfulness o yung pagiging makakalimutin, hindi ibig sabihin nun na wala yung information sa inyo. Ibig sabihin lang nun, pag nakalimutan nyo ang isang bagay, ibig sabihin lang nun, yung bagay na yon na nakalimutan nyo, was buried deep in your memory because ang utak kasi ng tao, okay, pagka pinag-usapan nyo siya in physiological terms, tries to learn something new by sending electrical impulses sa mga brain cells. Okay? So ngayon, yung mga brain cells na yun, nag-a-adapt yun. Okay? Nag-a-adapt yun. Ibig sabihin, kapag ka may natutunan na bago yung tao, mag-a-adjust siya. Okay? Now, yung phenomenon na may nakakalimutan ka, okay, suggests na in the process of your brain cells adjusting to the new information, may mga naiiwanan siyang aspects that would let you or that would cause you to forget some things. Kumbaga, parang iisipin niyo yan, yung information na alam niyo nagpapatong-patong. So, last in, first out. Ibig sabihin ko, na yung huli nyong nilagay, yun yung una nyong makukuha. So, kung ano yung recent na memory na meron kayo, yun yung mga una nyong maaalala. So, the brain works in that way. Last in, first out. So, ibig sabihin, yung nakalimutan nyo, nandun sa pinakababa nung set of things that you already have learned. Nandun yun sa pinakababa nung natutunan nyo siya. Okay? So that is why nakakalimutan nyo siya. Kasi nahihirapan kayo mag-retrieve. Dahil nga malalim yung placement niya sa memory niyo. Okay? So, ibig sabihin, nandun yung knowledge. Okay? Yung brain lang natin ang nag-i-struggle to retrieve the knowledge. So forgetting something is not loss of information. Okay. The information is there. We just have to retrieve it in a more complex manner. So ayun. Kaya magkaiba yung loss of information tsaka magkaiba ang forgetfulness. Okay. Pero still, philosophically, there is no phenomenon such as loss of information. Okay. So you can never One can never
lose information. Yun yung sinasabi natin. Okay? So, yun yung sinasabi ngayon nung number two. Okay? The occurrence of a message either provides some or no information but never brings about a loss of information. Pag nag-compute tayo ngayon ng amount of information, okay? Ano lang yan? Either zero or positive. Okay? So, there is no such thing as a negative information or negative amount of information. Okay? Yan yung sinasabi nung number two. Okay? So, hopefully, nasusundan nyo pa ako. Okay. So, number three. The more unexpected the received message is, the more it can influence the recipient's activity. Ibig sabihin, kapag yung message na tanggap mo ay hindi mo talaga alam, kung anto akong sa tao to, kung yung message na tanggap mo ay wala talagang alam, wala talagang kaalam-alam tungkol doon, mas magiging influential siya in terms of changing your activity. Halimbawa, ganito. Nag-declare ang gobyerno na, say, nag-launch ng nuclear missile ang North Korea papuntang Pilipinas, papuntang Manila. Halimbawa lang. Okay. Kung halimbawa pagising mo at nabasa mo yun sa news o nakita mo yun sa news, isipin nyo na lang kung ano yung panic na, imagine niyo kung ano yung panic na nadadalin niya sa inyo once malaman mo yung information na yun. Okay? So, tingnan niyo to. Number three, no? Ang haba lang ito. Ayan. Number three. Observation number three to. Okay. Sabihin natin, ang information is North Korea launches nuclear missile or nuclear missile towards Manila. Yan, yun yung nabasa nyo pagkagising nyo ng umaga. Okay. Sigurado ako. At wala tayo siguro magiging argument dito that yung ganyang news would cause panic. Okay, panic talaga yan. Pandemonium ang ano yan. Ang magiging resulta niyan. Ibig sabihin, lahat tayo gagawa ng paraan. Okay? Kasi kung papunta na yung nuclear missile dito, syempre, ala ka namang mag-ano ka lang. Mag-stay ka lang. So, syempre, pagka ganyan, survival kasi yan. So, nai-imagine natin sa ganyang scenario. Okay? Ano yung elements dito? Number one, itong message na to is unexpected. Actually, very unexpected. Sipin niyo, bakit ako maglo-launch ng nuclear weapon ang North Korea sa Pilipinas? Inaano ba natin sila? Okay. Parang yun ang una. If the news would have been North Korea would launch missile towards South Korea, and although may panic pa rin na nasusunod pagkatapos ng ganung news, medyo hindi siya ganun ka-unexpected. Kasi lagi naman natin nakikita sa news na medyo may animosity talaga yung dalawang bansa. Okay? Pero sa atin, kung tayo yung pupuntahan ng missile na yun, that's very unexpected. Actually, kahit na tingnan mo siya sa labas ng Pilipinas, for example, US, ano ang tingin ng US dun sa ganong scenario? Okay? Na mag-launch ang nuclear weapon ang North Korea sa Pilipinas. Magre-react yan ng very drastic. Okay?
baka mag-launch din yan ng counter ano, counter counter missiles. Okay, para i-try na i-intercept yung missiles na yan. So, whether tingnan niyo siya sa perspective natin na tayo yung tatamaan ng missile or yung US na hindi naman tatamaan ng missile pero magre-react sila sigurado. Even China, kahit nga sabihin yung China eh. Okay, magre-react yan ng grabe kasi the news is unexpected. Okay? The news is unexpected. Ngayon, ano yung susunod na mangyayari? Drastic actions. Okay? So, unexpected information brings about drastic actions. Pagka hindi nyo alam yung information na natanggap nyo, or hindi nyo alam yung ano, hindi nyo alam yung, or hindi nyo, yeah, hindi nyo na-expect at hindi nyo alam yung information, yung message na natanggap nyo. It might cause you to do drastic or kumbaga yung actions or yung ano nyo, yung things that you would have to undertake in order to alter your activity would be very much ano different than what is than what you are used in doing. Okay, so yan yung isang scenario. Ito yung susunod na ano na balitang mababasa nyo, for example. Kaya lang usually hindi ito umaga eh, hapon ito eh. COVID confirmed. COVID-19 infections in Philippines reaches 1 million. Ito yung balita kahapon. Okay. Mag-self-reflect kayo kung ano yung naging value ng balita na yan sa inyo. Okay. And I'm very sure, okay? I'm very sure na while you are probably in a state of panic, state of anxiety, hindi naman nagpa-panic, pero anxious lang, okay? There is this side of you that actually is expecting this news, okay? So, itong news na to is, or itong message na to is kind of expected. Hindi natin sinasabing unexpected. Hindi rin naman natin sinasabing expected talaga siya. Kind of lang. Okay? Kumbaga, parang alam natin na mag-1 million yun eventually, pero hindi natin alam kung kailan. Okay? So, yun. So, meron kayong parang konting state of anxiety. Pero, yung gagawin nyo after that might be something like medyo little or no changes in everyday activities. Ibig sabihin, nabalitaan yung 1 million na yung infected infection, confirmed infection sa Pilipinas ng COVID. Okay. Pero maaring ang gagawin nyo lang dyan sa information na yun is mag-double mask na ako ngayon para mas mag-ingat ako. O kaya mas hindi na ako lalabas talaga. Kung labas kayo ng labas before, ngayon hindi na ako lalabas masyado kasi nga madami na. And so on, ganun. Pero ikumpara nyo siya dito sa unang scenario natin. Yung actions at yung stress na mararamdaman nyo kapag yung unang message ang nabasa nyo is something that is very different dun sa reaction, stress level, at alteration of activity dun sa second message na mabasa nyo. Okay? So, ito yung ito yung point ko dito. Okay? So, sinabi na nga natin na yung information, okay, yung information, amount of information na tinatry natin i-measure is either positive or zero. Okay? Either positive or zero. Now, ang gusto nating alamin ngayon is kailan natin malalaman kung mataas, okay, mataas yung high amount of information. Okay, kailan natin malalaman kung mataas yung information na ma-measure natin on a certain message
at kailan natin malalaman kung siya ay mababa. So, yung gusto natin malaman ngayon, yung scaling naman. Kasi nalaman na natin yung range eh. Doon sa number two observation, nalaman natin yung range nung ano. Yung range nung nung amount of information. Alam natin ng information ngayon is zero or positive. Okay? Ngayon gusto natin malaman yung ano, yung gradations nung information. Okay. Ito ang keyword dyan. Ito at saka ito. Okay? So, sa bawat message na nabasa nyo dyan, meron tayong tawag na expectation. Okay? Sa ano yan, sa atin yan, sa, in terms of us as being, ano, being the recipient of the message. So, in that case, we are talking about expectations. Okay? So, whether the information is expected or not. Okay? So, paano ba natin kina-quantify ang, ano, ang expectations? Okay? Paano natin, how is expectation quantified? Okay? The answer to that is, we quantify expectations, okay, using probabilities. Okay? So, kung ina-expect natin, okay, that something is to happen, okay, ito ha, expect is something to happen, okay, which translates to certainty of the event happening. If you are certain that an event is to happen, okay, you associate this with a probability of one. Kung sigurado ka na ang isang bagay ay mangyayari, then ang probability of that event happening is one. Kasi sigurado ka. Okay? So, yun. Pero, something is unexpected. Actually, hindi lang unexpected. Never expected. Okay? Kung something is ano is never, hindi ko mabuli. Hindi mo eraser ko. Ayun. Minsan bagal talaga itong ano. Something is never expected. Okay? So, if something is never expected, hindi nyo na-expect ang isang bagay na mangyayari. We associate that with tulad dito, this is unexpected. Ay, hindi, sorry. This is expected pala. Ina-expect natin na minsan magkakaroon talaga ito ng ano, ng problem. Ayan. Something is never expected to happen. Right? That translates to certainty of the event not happening. Okay? Ibig sabihin, sigurado kayo na yung event na yun hindi mangyayari. In that case, you consider that event to consider the probability of that event to be equal to zero. Okay? So ngayon, yung mga events na pinag-uusapan natin, katulad nitong dalawang ano to, dalawang messages na yan. Okay? May have a probability that is between 0 and 1. Okay? For example, since this is unexpected, okay?
can be associated with a low probability. Okay? It can be associated with a low probability. While this one, dahil nga kind of expected na rin natin siya, this message can be associated with a high, with an event that has a high probability of happening. Okay? Pero tingnan niyo yung naging influence niya. Okay? Dun sa actions niyo. Drastic actions dun sa unexpected na event. Okay? But little or no changes dun sa event na mataas yung probability. So ano yung point ko dito? Okay? Number one, the amount of information is related to the probability of an in this case, ano? It's related to the probability of the message occurring at the source. Okay, in the case ng news, kung ang source natin, for example, is TV, okay, mag-generate lang naman yung ano, yung mag-generate ng message yung TV ninyo, okay? That's the time na matatanggap niyo yung message. Eh. So, we can actually say na that probability, okay, can be associated also with the message. Okay? Kasi kapag ka merong newsworthy na ano, na event, okay, ibo-broadcast siya ng news nyo. So yung source nyo is yung TV ninyo. So, yung message, paradala ng TV. Paradala to through TV. Matatanggap ninyo. Okay? So, yung event ngayon can be associated with the message being sent by the television. So, that is why we can say that the amount of information, I, is related to the probability of the message occurring at the source. Okay? So, that's number one na sinasabi ng number three. Okay? And, taking into account, kasi pag sinabi nyo, katulad dito, pag drastic action, ibig sabihin nun, ano, high amount of information. Again, katulad na sinabi ko po kanina about the definition, okay, the amount of information is actually associated with how much it alters or how much the message influences or alters the activity of the recipient. Okay, how much it sticks, it alters the stick of the recipient. So since drastic action means your state or your actions have been very drastic. Ibig sabihin nun, the message was really influential. Okay, in your next course of actions. Okay, then that message contained a very high amount of information. Okay, while ito, since wala naman kayo masyadong ginawa, ibig sabihin, the knowledge that you obtained here is something more of, is not really that high. Kasi wala naman kayo masyadong ginawa tungkol dito eh. So, ibig sabihin, this one, little or no changes, can be associated with low amount of information. So, ito yung gusto kong i-point out. Low probability, high amount of information. Then, high probability, low amount of information. Okay? So, ang gusto kong i-point dyan is, the amount of information is inversely, okay, inversely proportional to the probability of the message occurring at the source. Yan. So, yun yung ilan sa mga dapat nyong matandaan about the measure of information. Okay? At ito yung pinaka-critical na part. Okay? Because it sets the tone
for us to actually talk about probabilities. Okay? So, baka hindi nyo na-expect na pag-usapan ng topic ng probability sa COM2. So, ito na yung part na sinasabi ko na, yes, we will talk about probabilities when we talk about information theory. Okay? Pero, intuitive naman yung observations na nababasa nyo ngayon dyan sa screen niyo. Okay? That the amount of information that you would have or that you would gain upon receiving a certain message depends on how you expect the event or the message to occur. Okay? So mas mataas yung expectation niyo of that thing to happen, of that event to happen. Mas maliit yung information na nagain niyo dun sa ano. Okay? So yan. Last observation. Ano pa yung last observation dito? Number 4. Observation of two statistically independent messages should be associated with the amount of information. Okay? Which is the sum of amounts of information gained by observation of each message separately. Ito medyo ano to, medyo technical na tong part na to. Okay? Technical and mathematical. Okay? It actually deals with the fact that yung message kasi or yung source nyo kasi, pwede siya magbato ng ano, magbato ng message, okay? Sequential, okay? Kasi magbabato siya ng message 1, magbabato siya ng message 2. Okay? So later on, ikakarakterize natin yung mga message na binabato ng message ng source niyo as either statistically independent or ano siya, dependent. Okay? Pag sinabi niyo statistically independent, it means na yung pangalawang information has nothing to do with the first information. Okay? So in that case, we say that those messages are statistically independent. Ngayon, the amount of information that you can gain out of that scenario na nagbato si source niyo ng message 1, tapos nagbato siya ng message 2, and message 1 is statistically independent of message 2. Yung amount of information na makukuha niyo doon is the sum of, okay? Ito yung sabi number 4. Amount of information info from message 1 and message 2. Okay? Just take note that message 1 and 2 are statistically independent. Again, pag sinabi nyo statistically independent, walang kinalaman si message 1 kay message 2. Okay? Which means that message 2 will not influence in any way kung yung transmission ng message 1. And the other way around. Okay? So in that case, the amount of information gained at this scenario is the amount of information from message 1 plus the amount of information gained from message 2. Or in general, the amount of information is actually the sum of the amount of information from all messages. Okay? Given that all your messages are statistically independent. Okay? Pero, titingnan din natin kasi yung scenario na message 2 influences somewhat message 1. Okay? Ibig sabihin, si message 1 pala influences message 2. Ibig sabihin, hindi mangyayari si message 2. Okay? Kung hindi mangyayari si message 1. So, ibig sabihin, yung dalawa, merong certainty of occurrence or somewhat si message 2 ay dependent statistically on the occurrence of message 1. Okay? So pag-uusapan din natin yung ganung scenario. Pero in general, ito yung ano natin. Okay? So ibig sabihin, ito total lang natin yung amount of information na magiging natin doon sa lahat ng messages na
isesend ng ating answers. Okay? So, at this point, okay, at this point yun nga, sana nagkaroon tayo ng ano, nagkaroon tayo ng parang perspective on how to connect yung philosophical definition ng information papuntang mathematical interpretation ng measurement of information. Okay? Yun yung objective kasi natin dito. Dahil, ang gusto nating maintindihan is paano ba talaga minimeasure ang information? Paano ba natin siya namimeasure? So ngayon, may idea tayo na na yung measurement of information may actually are actually dependent on some things, like for example probability, okay, the amount of action taken, kasi yun nga lang, hindi nga lang quantifiable yun, pero yung probability kasi it's ano, is quantifiable. Okay, so yun. Now next ano, on Friday we'll ano, we'll continue these discussions on the next topic, which is ano, ito na, pupunta tayo sa ano, medyo nitty-gritty details nung ano, nung math regarding the measurement of information. Okay. And since this involves probabilities, okay, I hope na medyo mabubunot nyo pa yung mga lessons niyo about probability. Okay? So, I think we can ano, we can dismiss for today. I'll just see you on ano, I'll just see you on Friday para sa next lesson natin. Okay? So, let's dismiss the class na. Thank you for attending today. Thank you, sir. Okay. Ingat kayo.